Hi guys, kain po tayo. Ang aking ulam is gulay, tsaka isda. So ayan guys, samahan niyo po ako sa aking pag kain ngayon. So ayan, kinakamay ko yung iba, tagutsara din po ako. Sarap na sarap po ako ngayon. Yung iba ko po mga kasama dyan, aking anak at saka aking asawa, ayaw po nila sumali sa video ko, kaya ayan po. Ang laki ng subo ko dyan. Oh. Parang akala mo maubusan na ng pagkain. Pero talagang gutom na gutom po ako niyan. Ni-voice over ko na lang po dito kasi maingay po yung mga anak ko, nagtatawanan po. So ayan po. Kasabi ko i-voice over ko na lang. So ayan, nagmukbang na ako niyan, tapos sila nagbibiro-biroan na naman. Ay, charing na naman tong mga anak ko, kung kailan ba naman mag-video ako. Doon na naman sila magbibiroan. So ayan, continue po ako ng kain, bahala kayo dyan, basta gutom ako. Ang lalaki ng subo ko dyan, wala akong pakialam, basta gutom ako. Yan ang iniisip ko lang lagi, basta... Bahala na dyan kung makabidyo ako. Ganyan talaga ako kumain eh. Kaya nga, tingnan mo naman yung katawan ko eh. Hindi talaga mapayat-payat. Tsaka talagang ang laki ng ano ko yata. Ang laki ng lagayan ko. Katagal ko nabusog dyan. Pero pag talagang masarap yung ulam, lalo na pag isda tsaka gulay, talagang hindi ko na yan pinapalagpas at nagpapainggit pa ako. May pan-dessert ako. Ayan. Kasi bumili si Mr. niyan. Sabi ko, wow, gusto ko yan. Kasi sa aming probinsya, hindi po yan binibili. Pinipitas na lang po yan. Libreng-libreng. Kasi marami po doong puno. Ayan. Mahilig po talaga ako sa kung isda man. Mahilig ako bandang ulo. Pero madali lang po akong matinik mga guys. Alam niyo po ba na kailang bisis na po akong natinik. Mahilig ako sa ganyan, bandang palikpik. Yan ang mga gusto kong ano, yung malasahan ko yung taba ng isda. Hindi ako satisfied sa mga ano lang, yung laman lang. Kaya sinisimot ko yan. Mahilig talaga ako magsimot yan, ma'am. Ano man, basta mabuto-buto man ng baboy or... Pero hindi ako gaano sa baboy kasi pinagbawal sa akin yan manok minsan. So ay nagde-dessert na ako. Ang tamis po niyan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kumain kayo kasi hindi ko po sila mapakain ng prutas minsan eh. May mapili po sila. Gusto nila yung apple, peras, grapes, mga ganyan eh. Yan ang mga kilala nila talagang lagi namin na ano, yung mga nakakain namin prutas. Pero yung ganyan papaya, ako bihira po yan sila nakakain ng ganyan. Kasi dito, bihira po kami bumibili niya. So, ayan, sabi ko, tigdalawa tayo dito. Kasi malaki po yung binili ni Mister. So, ayan. Nabubusog po talaga ako dyan sa pagkain ko na yan. Sino ba naman hindi mabusog? Ang lalaki pa ng subo ko. Tsaka may pa-dessert pa ako. Pero hindi ko naubos ang ano niyan. Ang share ko. Tinabi ko po yung iba. So, ayan. Sinisimot-simot ko pa yan. O sa probinsya pa yan. Ako, parang sawa ka doon dati. Maalala ko nung nag-aral ako ng high school. May mga ganyan kami. Kay mamang, ano, tanim na papaya. Pero, sabi ko, pahingi ma kasi ibibenta ko. Talagang noon pang nag-aral ako, talagang mahilig ako sa pagninegosyo, pagtitinda ng pakunti-kunti. Kahit dinadala ko yan sa school, masaya na po ako pag tumubo ako kahit 5 piso sa isang balot. Kung may mga ano dati, uso pa yung mga maliliit na chicheria, maliliit na biskuit, ganyan. Talagang mahilig lang talaga ako. So, ayan, simot-simot time talaga kasi. Kailangan magsimot talaga ng ano. Ako, wala akong sinasayang pag ganyan. Yung balat lang talaga.
So, maibalik ko yung topic ko yun sa pagtitinda ko ng papaya. Sabi ko sa mama ko, pahingi ma ng 2 papaya. I-slice ko po yan, lagyan ko ng toyo at saka suka. Pinaplastik ko po sa may lagayan ng yelo. Tapos binibenta ko po yan ng ano dati, tigli 5 piso. So, masaya na po ako. Tapos nagpapakyut-kyut pa ako dyan. Minsan kasi, kung inabutan ako ng apple, sabi ko, hindi po, hindi pagsabayin yan. May empatyo tayo. Sabi ko sa kamera ng mister ko. Parang puputi po ako dito. Kaya pag gumagamit po ako ng ano niya, cellphone niya, yung camera niya, puputi-puti ako. Pero pag akin, natural lang. Thank you for watching.